Rogimar Minor, o mas kilala natin bilang Ogi o Ogi Minor. At bago natin siya mas kilalanin, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para wala kang mamintis ng mga videos natin. Pinanganak ng December 4, 1986, sa kasalukuyan nga ay 33 years old pa lang si Minor, 6 foot 2 inches, galing Rojas, Isabela. Nag-high school nga ito sa San Beda, kung saan sa 2003 season nga ay nag-champion sila at siya ang tinanghal na season MVP at finals MVP. Bago pa lang ito mag-college ay nasangkot na ito sa mga controversy na dapat sa Lasal nga ito maglalaro sa UAAP. Ngunit sa last minute ay nagbago ang isip na ito at bumalik sa San Beda para doon maglaro ng college NCAA at nangakong mag-uuwi ng kampyonato para sa Red Lions. Sa rookie year niya nga ay adjustment at inconsistent pa. At natalo pa nga siya sa Rookie of the Year Award kay Kelvin De La Peña. Pero pagka second year naman ni Minor noong 2007 ay 28 years nang hindi nag-champion ang San Beda. At sa average niyang 8.6 points, 6 rebounds at 2 assists per game ay na-deliver niya na yung promise niya sa San Beda nang talunin nila ang PCU sa championship. Sa third year niya naman ay Letran ang nakalaban nila sa championship, pero same result na nakuha na naman nila ang championship, plus siya pa ang naging finals MVP at nakuha niya pa ang kanyang tripit sa kanyang fourth year bago nga siya pumasok na ng PBA. 2009 PBA Draft, kung saan napili siya bilang 6th pick overall ng Barako Bull. Maganda naman ang naging takbo ng kanyang rookie year. Sa katunayan nga ay napabilang pa ito sa 2010 PBA All-Rookie Team. Tapos napabilang pa siya sa trade noon kay Kelly Williams at Ryan Reyes papuntang TNT, kung saan trinade muna nila si Minor papuntang TNT kapalit lang ang 2010 second round pick. And then ginamit nga nila itong si Minor kasama si Nick Velasco, Ali Pick at si Pong Escobal na mapupunta nga sa Santo Lucia kapalit si Ryan Reyes at Kelly Williams. And we all know what happened to Santa Lucia, kung saan mabibenta na nga ito, kaya ganun-ganun na yung mga trade nila. Inabsorb naman siya ng Meralco Bulls at winave naman sa 2012 Commissioner's Cup. Pero dahil sa injured ng panahong ito sina Mac Cardona at Chris Ross ay niresigned ito. But eventually sa offseason ay naitrade ito papuntang Powerade Tigers, pero hindi naman siya binigyan ng kontrata. Kaya binigyan siya ng chance ng Chapinas Clickers. Ito nga yung Air 21 Express. At dito siya nagkaroon ng break, may mga memorable games at memorable away. De, loko lang. Kung natatandaan nyo pa yung hinabol pa siya ni Mario West hanggang sa dugout nun eh. Inaakusahan na nga na dirty player itong si Minor. Bago pa kasi itong kay Mario West ay nakaasaran niya na dati si Coach Yeng Yao, pinapalakpakan niya yun sa harap eh. Yung kay Ryan Aranya, nakasagutan niya rin pala si Coach Alan Kaedik. Ininsist naman ni Minor na hindi siya dirty player, ginagawa niya lang yung trabaho niya. As a defensive stopper nga ay hindi niya rin daw intensyon na masaktan si West kasi bola naman daw talaga yung habol niya. Pero we all know yung mga antics ni Minor nung una, doon siya nagkaroon ng pangalan eh. Tapos na-find pa nga si Mario West noon eh, kasi yung kwento niya, di naman daw niya hinabol si Minor para makipag-away, kung hindi para makipag-shake hands. Eh hindi naniwala si Kumisalud noon, eh di fine siya. So ayun, maraming ang naging haters noon si Ogi Minor, at marami din naman ang ginusto yung style of play niya, na sinasabi ng ibang fans na ito yung PBA. On that note is, kung i-compare nga natin ngayon ay nanain na yung mga tawag, sobrang nana na indefinite suspension na ang ipapataw. Si Minor ang patunay na ibang iba ang PBA noon. Sabi din pala ni Coach Yeng Yao noon, danger in the league daw si Ogi Minor. It was really a fun ride with Ogi Minor noong Air 21 days. Pero production wise nga ay mababa nga ito, at hindi na nagiging effective yung defensive style niya. Then he parted ways with the Express. He thought na it was over na for his PBA career, pero may one last ride pa siya. Noong kinuha nga siya ng expansion team na Blackwater Elite, dito ay sumikat pa siya, lalo na sa kanyang iconic hairstyle na 3D butiki. Sino ba naman kasi ang magpapagupit nun? Kung malakas talaga trip mo ay okay na okay, pero
Sinabi naman ni Ogi Minor na para lang daw maiba. Na-feature pa nga ito sa mga sikat na pages international, ESPN, SB Nation, sa Bleacher Report at marami pang iba. Basta naging wild talaga yung social media noong 2014 dahil sa hairstyle ni OG Minor. May mga nagkukumpara din kay Minor na siya daw ang Ron Artest ng Pilipinas. Mga raming ang nagsasuggest na bantayan niya daw si Manny Pacquiao para daw kung hanggang saan daw talaga yung pagka-tough defense niya. And after his Blackwater stint ay wala nang kumuha sa kanya. Kaya nagpa siya ito na lumipad ng US para makasama na rin yung pamilya niya. Kasi college pa lang daw ay balak niya nang pumunta dito pero nabigyan siya ng chance sa PBA. Pero mas masaya pa din daw talaga sa Pilipinas. Kaya naman daw kitain sa Amerika ang sweldo sa PBA pero kailangan daw talagang paghirapan. Naging high school coach nga si Minor dito sa Amerika. Hanggang dito daw ay kilala yung pagiging butike niya dahil sa kanyang hairstyle. 2016 pa nga yung taon na to kung saan nakakalaro niya pa sina Rudy Hatfield at John Arrigo. Sa sipag nga sa trabaho ni Minor ay nage-extra pa ito bilang isang bartender sa isang country club. Minsan pag may liga ay sumasideline din ito bilang referee. Kung sa kanya daw talaga is gusto niyang bumalik sa PBA pero time lang daw talaga ang makakapagsabi. At fast forward sa pagbalik niya dito sa Pilipinas, nakabalik naman ito sa basketball, hindi nga lang sa PBA pero sa MPBL. Nakabalik din siya sa PBA D-League before ng Dato Cup. May game na umiscore si Minor ng 13 points versus Laguna noong Dato Cup but not much explosive game and wala nang mga memorable moments. Kung sana malakas na yung social media noon, siguro laman ng mga memes palagi si Minor kasi sa mga fans talaga ay nagmarka si OG Minor. Ngayon nga ay bumalik na ito sa Amerika para magtrabaho at sana matuloy yung part 2 ng video na ito. Magkakaroon tayo ng interview with OG Minor, so sana matuloy at abangan nyo guys. Kayo ba, naaalala nyo pa ang tough defender na ito? O kung ano pa yung pag-describe nyo sa kanya noon ay ano yung mga moments ang naiisip nyo ngayon sa kanya? Lalo na kung may nakalimutan akong banggitin dito sa video, ay please pakishare naman sa comment section below. At yan lang para sa maikling kwento ng Ron Artest ng Pilipinas, Mr. Lizard, The Danger at kung ano pang tawag kay OG Minor. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!